medyo parang ano, seryoso na itong mga talong na to. Parang feeling ko, parang ang awkward na ito eh. Ayoko ng ganun. Ako wala naman akong pakialam kung galit niya sa akin or hindi. Parang ano ang awkward ng ganung kwento. Dapat kasi huwag yung ganun. Pero parang hindi gusto ni Sander kasi yung talong eh. So guys, swerte tayo dahil pinayagan tayo ni Sander na makipanayam sa ating episode yes. Today. And ano yung magiging episode natin today? Tapusin nyo itong video na to para mas makilala nyo pa kung sino ang the best na si Sander Ford. Yes, man. Okay nga. Ngayon, okay. Kamusta na? Medyo depressed pero goods. Goods ako ngayon. Kaya thank you sa pag-invite ako sa YouTube channel. Ayun. Kaya nga sabi ko kanina, ang swerte natin guys kasi follower ako nito dati pa eh. Bagets pa to eh. Ayun, especially, isa sa mga reasons kung ba't din tayo nagkakanan ngayon dahil sa page mo. Yes. So, Sander, ayun. Pero napapansin ko, inagawa mo memes sa sarili. Hindi, kasi siyempre, para ano lang, para wala lang. Gusto ko lang i-throwback yung mga picture ko po. Tsaka yung mga videos. Ah, okay. So, anong nararamdaman mo sa mga natutuwa? Sa mga, ba ako natutuwa ako, pupustuhan ko yun. Kasi, yes, ako. Ayun eh, alam mo yun, for good vibes pa. Yeah. Eh, pero may mga tao na hindi pang good vibes yung dating nun eh. Hindi sila nag-good vibes. So, anong... Sa akin, wala ko naman akong pakialam sa kanila kahit ma-i-bash nyo ako. Yun nga, sinasabi ko sa inyo na more bash, more blessings. Oh, okay. Yuck. Ah, okay. So, you consider bashing as blessing? Yes. Kasi, ano nga, bad publicity is always publicity. Ah, okay. But at the same time, may mga taong kagaya ko na naaaliw din sa mga yes. Tinagawa ko mga memes na yan. Maraming salamat sa inyo lahat sa mga naaaliw sa akin. Okay. Kasi, basta natawa ako dun eh. Meron kang meme sa sabi mo na parang kamukha mo lahat ng cartoon character. Cartoon character ba yun? Sa gaming, mga ganon. So, okay lang sa'yo yun? Okay lang. Wala akong problema. Wala lang pakialam dun eh. Ah, okay. So, Sander. So, may kinalaban ba yung pagpaparitokoy mo sa mga nagbabasya yun? Wala naman. Kasi, kaya lang ako nagparitokoy. Parang magkaroon ako ng work and parang another na palibago ng buhay ko. So, kinoconsider mo yun as pagsisimulang bago. Yes, yes. Okay. Wala namang problema sa akin. Kahit naman kung ayaw nyo sa akin, kasi hindi lang naman ako nagpapalit ng itsura, di ba? Madaming tao. Tama, tama. So, para sa'yo, naging masaya ba sa Rizal? Siguro, sabi nga nila daw na kung ano yung nagawa mo sa sarili mo, dapat tanggapin mo. Or, dapat tanggapin mo kahit hindi ka pa nagagawa or nagawa ka man o hindi. Kung ano binigay ng Diyos, tanggapin mo. Pero, para sa akin, tanggap ko yung anong bigay ng Diyos sa akin. Pero itong nagagawa ko, bigay pa rin ito ng Diyos. Kasi hindi ito mangyayari kung hindi ito gawa ng Diyos. Eh. Okay. Kumbaga, kami rin naman ng Diyos yun eh. Yes, dahil yung mga tao, natutong gumawa ng mukha. Yeah. Kasi, it was given by God, di ba? Yes, gift yes. Yun eh. Yeah, gift yun. Okay, so, kinoconsider mo rin siya still as a blessing? Yes, as a blessing. Nice naman, amen. Okay. Ngayon, Sander, tanong ko. Aware yung family mo na may mga taong hindi natutuwa sa'yo? Oo naman, napapanood naman nila yung videos ko at yung mga nagko-comment sa akin kasi nagsa-social media sila and nakikita nila kung ano yung mga the way na kung paano ako ano ng mga tao. So, aware sila. When we say sila, mga kapatid mo, yes. Pamilya mo, especially magulang mo, anong reaction nila pagka nakikita nila ginagawa ang katatawanan nila? Before, sabi ko, nagagalit sila parang ganun. Sabi ko na lang na pabayaan mo na lang kasi lahat ng tao may masasabi sa iyo kasi sarili nila yun eh. Kumbaga, wala ka na magagawa kung he-judge you or hindi. Pero kung ano may sabihin ng tao, yun eh. Okay, so sa madaling sabi, alam nila? Alam na nila. Ano sa'yo sabi ng mama mo? Wala. Ngayon, dati, ganun, parang galit siya. Pero ngayon, parang hindi na. Kumbaga, pinapabayaan na din nila tulad ng ginagawa ko. So, kumbaga, hinahayaan nyo na lang na lumipas. Oh, yes. So, number 6, ikaw, anong nararamdaman mo sa mga taong ginagawa ang katotohanan? Sa kanila, siguro, ano, kung magalit man kayo sa akin, wala naman akong pakialam. Kumbaga, sa akin, kaya ako nandito sa social media to give a happy and alam niyo kasi kung wala yung mga katulad ko, wala kayong yung mababash or wala kayong mapagdidiskitahan. Kaya sana i-respect niyo din kung ano yung meron kami ng mga social media influencers. Tama, tama. Okay. Ano namang masasabi mo sa mga taong nakaka-appreciate sa iyo? Hindi, maraming salamat lalo na sa mga fans ko and nakakagawa man ako ng pagkakamali pero nagka-iisa rin niya sa daan para magkaroon matutunan ko and
ayun, para maging mabuo ako as a person. So ngayon, paano mo ina-handle yung mga mean at saka yung mga bashing, hate comments? Siguro, ano... Binabasa mo ba? Hindi, before binabasa ko, pero ngayon kasi parang hindi na ako nagbabasa ng comments, parang mga hate comments. Pero before, nagbabasa talaga ako niyan. Tapos ginagawa ko na lang silang ano, parang ano, sandigan ko, and parang pagka-boring ako, binabasa ko. Tapos nagiging laugh trip ako. Imbis na magalit ako, nagiging laugh trip na lang ako. Ginagawa ko na lang katatawanan. Oh, alam mo, totoo yan eh. Kasi basit dati nung nag-aaral ako, pagka pwede mo nang gawing katatawanan yung mga weaknesses mo, yung yes, sarili mo. Sabi, yes, tanggap mo yung sarili mo, kilala mo yung sarili mo. Oh, so yun yung meaning behind those memes na mga ginagawa mo. Okay, number 8. Yung ganyang karanasan mo ba sa social media? Yung mga ganyang karanasan mo ba? Hindi, medyo parang ano, seryoso na itong mga tanong na to. Parang feeling ko parang ang awkward na ito eh. Okay pa, okay ka pa? Hindi, pero okay pa ako. Sige, go. Number 8. Yung mga ganyang karanasan mo ba hanggang sa social media lang o pati sa totoong buhay? Hindi, so alam niyo guys, totoo lang to ah. Real talk lang talaga to, as in. Mayabang ako sa Facebook, pero sa personal hindi. Pero may mga tao talaga nayayabangan kapag nakita daw nila ako. Pero hindi ko alam kung dahil ba hindi ko sila pinapansin or what. Pero kasi, like katulad ngayon, sobrang busy kong tao. Tapos diba, alam nyo yun, meron pa akong problema, meron pa akong mga past na problema. Then, katulad neto, si Marky, pinuntahan ko siya kahit malayo ako, diba? So, na-appreciate ko yung mga taong gusto akong tulungan. Yun yung mga, kaya huwag yung sasabihin sa akin na mayabang ako. Kasi kung mayabang ako, hindi ko pupuntahan kahit sino. Number 9, galit ka ba sa kanila? Yung mga taong hindi naka-appreciate. Ako wala naman akong pakialam kung galit kayo sa akin or hindi. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo is, sana ma-appreciate nyo kung paano ko kayo pinapasaya every time na boring kayo. Like ngayon, kasi pandemic ngayon eh. So, sa palagay ninyo ba ako, kayo napapasaya ko? Pero yung sarili ko ba napapasaya ko, di ba? Sana isipin nyo kung nagiging masaya din ako. Okay. So, number 10. Ginawa mo ba sa kasalukuyan sa mga taong nakikita mong mahina at feeling mo kaya mo? Anong klase ng ano yun? Paano? Definition? Paano yun siguro? Bigyan mo ako ng ibang ano. Kasi hindi ko maintindihan. Hindi. Parang na at some point, meron ka na rin bang mga taong nalait mo or yung mga ginagawa sa'yo nagawa mo? Hindi. Parang ano eh. Kaya naman, hindi naman ako nalalait ng tao, pero kaya ako nagawa yun para sa ano lang, sa popularity. Pero para lang mag-trending ako. Pero wag naman, parang, hindi, ewan ko lang. Parang ano lang, ang awkward lang sa akin. Pero pwedeng, ano, next question na lang. Kasi parang ang pangit kasi ng ganun kwento eh. Ayoko ng ganun. Hindi, wait lang. Ihi lang ako. Kasi parang ano, ang awkward ng ganun kwento. Dapat kasi wag yung ganun. Sige lang. Ano, saka nangyari? Maga, the question is, ikaw ba, as nakaranas na ng pandalain, ginawa mo din ba yan sa ibang tao na pakiramdam mo mas mahina sa'yo? Yun yung question. So, okay. So, pinapalawa natin. Ako gumawa nyo. Ah, okay. So, ayaw niya nung ano? Hindi. Ano may question? Number 10, kung may mga meron ba siyang mga tao na ano na dati? Kumbaga, kung paano siya nilalait o inaalipus na, may nagawa na ba siyang gagawin yung question? Diba? Ayun, ha? Sa kasalukuyan, ako gumawa ng question. So, yung question kasi, sa kasalukuyan ba, nagawa mo na rin sa iba, sa mga, especially sa mga taong, akala mo mas mahina, yung tingin mo mas mahina sa'yo, yung ginagawa sa'yo. Pero parang hindi gusto ni Sander kasi yung tanong eh. Pero si Kay, akala ko, ano, okay yung tanong. Di ba na-send namin yata sa'yo? Hindi. Okay naman, pero ano sa atin? Pero ano naman eh, hindi ko gets. Kasi parang, ang pinupunto namin doon sa question. Ikaw ba, as a person, nanlait ka na rin na mas mahina sa'yo? So, na-misunderstanding niya lang yun. So, na-misunderstood lang ni Sander yung ano. Pero parang ayaw na niya. Parang ayaw niya. So, wait lang ah. Kausap ko naman sabi ko. Hindi, wala namang ano siguro doon. So, paano ito? Layo-layo pa naman namin, akala ko magiging okay yung konti. Sir, wait. Ah, sige lang. Wala. Eh, sir, okay lang ba yun? Eh, hindi okay naman yung content, di ba? Okay naman kami kanina, di ba? Parang hindi nyo nakita yung ano.
Parang para sa akin naman, there is no something wrong din sa costume. Mm-hmm. Ikaw ba, kung tatanungin kita, may nalait ka na din bang tao? Is it, kasi wala naman sige, kaming sinabi. Sige, depende po sa ano. Ano ba, ano, tutuloy pa ba natin to? Kung ako, wait lang po, may nakausap ako si Sandra. Oh, sige. Akala ko okay lang, ano nangyayari? Ano nangyayari? Because sir, anong below the belt daw po yata yung ano, question? Sino daw yung gumawa? Sorry, anong question? Sa, si Adi si po yata yung gumawa. Anong question? Hindi yung number 10. Yung, number 10? Oo. Oh. Ang question, ang laman ng question mo yun, ikaw ba as a person, may nalait ka na din ba? Or, yung naranasan... Pero kayo po yung gumawa ng ano? Oo, siya yung gumawa eh. Kumbaga, naranasan... Pero inano ko rin naman yung tasinan. Opo. Oo. Ginawa mo na din ba sa ibang tao? Baka nga hindi niya napansin, baka tama si sir eh. Hindi niya napansin yung... Baka hindi niya nabasa yung part na yun. Oo. Hindi kayo, kung tatanungin ko kayo sir, ikaw ba as a person, nakaranas ka na ng panlalait sometimes, di ba? Ginawa mo din ba yun dun sa mga tao na pakiramdaman sa mga nasa? Siguro tayo lahat tayo nalait, lahat tayo nang lait. Diba ako mismo, nalait ako. Pero nang lait din. Eh tama si sir, depende sa tinatanong mo. Depende. Kasi meron iba na open. Oo. Paano ba to? Diretso pa ba natin? Hindi niya lang wala namang pinupunto dun na... Mamamenon sir. Oo. Pabalik na ba siya? O hindi na siya babalik? Hindi po sumasagot kasi nangawas. Ah. Tara, Sander. Ano ba? Kasi parang ano, hindi ako lang naman ako, pero parang kasing ano, parang below the belt na kasi yung gano'n. Parang, siyempre, past video ko yun, di ba? Tapos, hindi, okay naman sa akin yung ano, collaboration. Sabi naman ako sa'yo, di ba, Kuya CK? Parang, ang pangit lang kasi, siyempre, kanina, okay kami kanina, di ba? Sa mga collaboration, like yung sa akin. Siyempre, parang feeling ko, parang yung part na dun na, parang feeling ko, parang ang awkward na kasing tignan. Tapos, sa akin kasi, siyempre, may issue pa ako ngayon, tapos gano'n. Parang syempre pag in-upload mo yan, ano mangyayari sa akin? Ako na naman yung masisisi ng tao, 'di ba? Parang syempre parang sinasadya mo 'to na magkaroon ng ano, 'di ba? No, paano gawin natin 'yun? It's a prank! Hindi ako masamang tao. Ba't kami iyak? Hindi ako masamang tao. Hindi ako masamang tao, ha? Hindi ako masamang tao. Hindi ako masamang tao. Hindi ako masamang tao. Kaya sa labas kami, gusto nila iprank punta daw si ate. Umiiyak si Ayan. Umiiyak si Ayan. Sila yung ano, sila yung mga namin, Pakita mo sila. Nagkakay kasi napakababa nung question, tapos gano'n yung ako. Galit na galit. Ay, umiiyak na rin. Ayun, prank siya. Pero baka iniisip ni mama, no? Masama ugali ko. Okay, guys. Guys, hindi guys, umiiyak sila. Hindi kasi. Kanina dito, nakaganan ako, masakit ulo ko. Tapos, sabi ko, ano ba yan, nag-aaway na? Guys, ano, success yung ano namin, prank. So, it's a prank. It's a prank. So, magaling ako mag-prank talaga. Oh my God. Ay, wag. Wag. Uy, sorry. Sorry kina ma'am sa dalawa na kasama namin. Kaya naman ang video to eh. Hindi talaga ako nagpaparang at hindi ako masamang tao, promise. Mabait siya guys, sobrang mabait niya. Pag promise. Kanina nga, kanina sabi ko kay Zef, sabi ko kay Kuya, ay kay Marky na, hala nakakahiya kasi si sila ma'am baka mamaya, pag ano, baka mamaya bigla ko iba sa Facebook. Sabi niya, hindi mabait yan, hindi mababas yan. Sabi ko, oh sige, bahala ka. Ako, sabi ko, magaling ako umarte. Nagulat ako nung ano, umarte na ako. Nakita niyo naman guys, di ba, nung simula pa lang nag-arte na ako kasi. At sobrang sobrang galing na mga boys natin dito. Thank you. Ang thank you. Nagka-tension ba? Naramdaman niyo ba yung tension? Alam mo ba ako lalo ng ano? Nakakahiya. Well done. So guys,
na-prank natin yung kasama ni Marky. So, mission complete. So, mukhang okay na yung content natin. Tuloy natin yan. Go! Okay. Tuloy natin yan. Wala na tong ano, wala nang prank-prank. Okay guys, let's go back sa, original na content. Actually, para lang alam nyo, para lang ano, disclaimer lang. Yes. Ang sabi ko, sa number 10 siya magre-react. Yeah. Yun ang ano namin. Basta question number 10, basta papunta ng question number 10, medyo mag-init na yung ulo niya. Kaya nakapasin nyo, medyo masungit na siya kanina. Pala nag-react ng number. Anong number ba yan? Kaya sabi ko, di ko alam, hala ko magagalit eh. Kasi iniisip ko, ang bite-bite na ito ni Mamong, ano, Mamong Chris. Si Kessie at Kessie, si Ayra. Si Mamong Ayra, di ba, ang babae. Tapos bigla ako magagalit. Hello? Bakit na nga? Ano pa? Hello? And then, guys, sobra siyang ano. Ang galing niya mag ano, napaka-accommodating. Pero hindi, tao. Promise, hindi talaga ako masama, guys. Alam, makikita mo naman kina Mamoy, talagang hindi. Kaya nga sila naiyak eh, kasi okay na yung ano eh, yung rapport eh. Na-establish siya ng maayos eh. Tuloy ako lang, Ma'am Ayra. Nabigla sila. Di ba alam mo yung sobrang ambait ng pagka-approach ko? Seryoso sila eh, yung mga nandyan. Ang gagaling umarte ng mga boys. Gagaling yung umarte, ha? Thank you, thank you. Ang layo natin, tapos biglang ganito. Di ba? So, mission complete. So, uuwi si Ma'am Ayra at si Ma'am Chrissy na Laprang sila. So, hindi nyo ito makakalimutan, ma'am. Sorry, pag pinanood ito. Guys, ayan. Ako na magsasabi, hindi ganun si Sander. So, ang sabi natin, it's a prank! Okay, I think okay na yun. Okay na yun. So, next question? Sige, next question. Next least, question tayo. Let's finish this. So, kumaga, eto. In general to, Sander. Hindi na ako magagalit dito. Hindi na. Yung ikaw na ulit. Yung mabait na ikaw kanina. Para yung content mo, okay. Kumbaga, ano message mo to sa lahat in general? Anong mensahe mo sa mga taong mapanglait at mapang-alipos? Ito, real talk, guys. Sabi nga dun sa, no, sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but ever be lasting life. So, sa Panginoon, di ba? Ang Panginoon ang ating sandigan. So, huwag tayong mahuhusga ng mga taong lalo na hindi natin kakilala, di ba? Like ako, si Marky, he don't know about my background, di ba? So, pero bakit siya nagtiwala na ngayong meron akong ano, meron akong issue, pero hindi na namin yun kasi pinag-usap na namin. So, pinagtiwalaan niya ako kasi gusto niya malaman na more kung ano yung ako as ako talaga, 'di ba? O ikaw ngayon, sabihin mo sa mga tao, ano pagkakilala mo ngayon sa akin na nakilala mo? Guys, unexpectedly, sobrang accommodating niya na tao, sobrang bait, napakakwento. Marami kayong pag-uusapan. Yes, una yes. Isang araw pag nakasama niyo tong tao yes, na to. Oo. Kaya sa mga tao na nagsasabi na si Marlo mayabang, ganun-ganun. Oo, sa social media. Kasi that's my anong tawag doon? Image. That's my image, 'di ba? Kapag ako naging mabait sa social media, may manonood ko ba sa akin? Di ba wala? Siyempre, kailangan ko mag-act as a role. So, kung ano man yung nakikita sa social media, hindi totoo yun. Kung ano man yung nakikita nyo kay Marky sa social media, hindi siya yun. May mas mabuti pa siya ng personal at may mas mabuti pa ako ng personal act na ako. Exactly the point. Di ba? Yun yung tinatawag natin innate goodness, yung kabutihan nasa ibuturang talaga natin. Yes, totoo po. Totoo po, yes. Ayan. So, kaya huwag tayong judgmental. Oo. Bago mo husgahan yung tao, kilalanin mo na personally. Okay. Yes. Galing niya doon. Hindi, kasi totoo naman eh. No, ikaw, like, siyempre kanina, kanina talaga na tinitingnan ko si Marky na parang tinitingnan ko sabi ko kung baka kasi i-bash niya ako eh. Pero, siya yung nagsabi sa akin ng personally na parang, sige, ayoko din sabihin yung about sa personally mo. Kasi siyempre, natatakot din siya na umahusgan ako ng ibang tao sa kanyang channel. Mm-hmm. So, he can help me na parang tulungan kita para magbago. Okay, and di ba, at least ma-share ni Sander Ford yung mga yes. Hindi niya na-i-share sa social media basta-basta. Yes. Kasi yung image nga na naginawa mo. Oo nga, mayabang daw eh. Well, hindi siya ganun, guys. I can assure you that. Okay, guys, and that would be all for this content. And thank you so much. Please, invite mo sa YouTube channel. Hi guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan, makikita nyo sa kanyang, ayan, Sander Ford, yan, that's my YouTube channel. And don't forget to hit the notification button para lagi update sa kanyang YouTube channel. And don't forget to like, share,
and comment the good vibes and para lagi kayong update sa mga videos niya at videos ko. So, maraming salamat sa iyo at maraming salamat sa iyo, sir. And maraming salamat din. So, that would be all for today. Don't forget to subscribe, Marky Alonso. Bye!